Good afternoon mga ka-farmer at kumusta kayong lahat dyan at welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel. Nandito ako ngayon sa ating palayan at ito ang ating palayan ay nasa dough stage na. Ibig sabihin, natapos na siya, gagagaling niya lang sa milking stage at ngayon ay tumitigas na yung kanyang mga butil. Kung titingnan natin yung kanyang butil dito sa dulo ay medyo mabibigat na kaya yumuyuko na. Ang stage na yan ay dough stage na. Ibig sabihin yan, nasa dalawang linggo na lang ay harvest na ang ating mga palay. Kaya kasunod yan, kapag nakita nyo na ang inyong mga palay na yan, ang susunod yung gagawin ay dapat magpatuyo na kayo ng inyong tubigan. Babawasan nyo na ang inyong tubigan o kaya papatuyuan na ninyo ang inyong tubigan. Kaya sa akin dito, ang tubig ay dito ko na lang pinapadaan. Dito kasi sa amin ka-farmer ay ang basaka namin ay tinatawag na luma. Hindi ko alam kung anong term sa inyo, pero ito yung mga basaka na nasa gilid ng mga kabundukan na matagal siyang matuyuan. Kahit patuyuan mo na ay matagal matuyuan. Kaya ito pinatuyuan na natin, binutas na natin ang kanilang mga kahon upang tumuyo na. Ano nga ba yung pinaka-purpose? Bakit kailangan na nating simulang patuyuan dalawang linggo bago ito haharbisin? Una ka farmer ay upang maiwasan natin yung tinatawag nila na lodging. Ano ba yung lodging? Kung halimbawa ito yung palay natin, ang butil ng palay po natin ay bumibigat na. Kaya dito sa kanyang mga puno ay kailangan ng patuyuan. Bakit? Upang hindi matumba. Lalo pa sa panahon natin ngayon, biglang pumapasok yung malakas na hangin o kaya naman ay bagyo. Kaya kailangan matibay na yung kanyang puno sa lodging o yung pagkakatumba. At ang pangalawa kung bakit natin pinapatuyuan, upang maging pantay-pantay yung pagkakahinog ng ating mga palay. Pero dito nga ka-farmer, kasi ang binhi na to ay dito sa amin, uso yung binhi na kung saan hihiram ka lang sa binhi ng mga kapitbahay mo na nagtatanim din ng palay. Kaya dito ito ay hiniram ko lang. Ang isa sa nakita ko naging problema dito ay itong hindi pantay-pantay. Ang tawag sa amin ay mayroong mga lamay. Ano ba yung tawag sa inyo yan? Kapag ganito ang inyong binhi, ang isa sa magiging problema ninyo kapag namunga na. Mas mahaba ang kanyang window pagdating sa flowering. Bakit? May mga mauna ditong mamumulaklak at mayroon namang huling mamumulaklak. Kapag namulaklak na inyong mga palayan, diyan aatakin yung mga rice bag o yung atangya o yung ibang term ay tiyangaw. Kapag umatake na dyan yung mga tiyangaw, ang pinakatatamaan niyan yung mga huling mamumulaklak, ang tawag niyan ay mga rice bag o yung mga late nang mamumulaklak katulad nito ka-farmer. Tingnan natin ah. Yan. Ito, 'di ba? Nakikita nyo, nakayuko na. Pero ito, bago pa lang. Napansin nyo ba? Yan ang isa sa mga problema natin kapag ganito ang ating mga binhing palay. Pero ka-farmer, sa susunod na cropping natin, pagkatapos ng cropping na to, meron akong i-introduce sa inyo na napakagandang binhi. Actually, dalawa ang pinagpipilian ko eh. Yung isang binhi kasi ng palay ay yung RC18 na kung saan ay yun ang target ko. Napakaganda at napakalalaki ng kanilang butil. Ito ka farmer, yung sinasabi ko sa inyo na gusto kong ibinhi sa susunod na cropping. Ito ay RC18. Tara, puntahan natin. Ito yung butil niya ka farmer. Oh. Tingnan nyo yung haba. Oh. Ba? Grabing haba ng kanyang kuwan. Ano? Grabing haba ng kanyang mga butil. So dito tayo kukuha ng ibibini. Pero yun ay medyo mas mahaba yung kanyang maturity period. Samantalang yung isa na binigay sa amin ng Department of Agriculture ay yung 402. Ito naman ka farmer yung bigay sa atin ng Department of Agriculture na binhi na pili nating isabog. Susunod dito. Ito ay di kalidad na binhing palay
At ang kanyang seed variety ay NSIC RC402. Yan, may seed grower. Date of harvest, March 10, 2025. At yan ay nasa 20 kilograms. So, dalawa siya ay 40 kilograms. Ngayon, chinik ko ito sa Binhing Palay Apps at napag-alaman ko na yung palay na to pala ay isa sa top 6 na varieties ng palay na pinakamaganda na klase ng palay. Kaya kaparmer, kung mayroong ganitong klaseng palay sa inyong lugar, baka pupwede niyong subukan. Yan, dito mayroon siyang kulay blue na tag. Seed class certified. Date tested May 9, 2025. Germination 93%. Ito yung pinagpipilian natin kung ito ba yung isa sa bug natin o yung isa yung pinakita ko sa inyo na RCT na napakaganda rin na palay. Pero ito ay napakaganda rin, nakita ko rin sa mga doon sa mga growers. Ito ka farmer, yung NSIC 402 na pinamigay sa amin. Nung tinatanim pa lang to ay nakikita ko siya, kaya binidyoan ko ganito kaganda yung kanyang palay bago pa man itong hinarvest at pinamigay sa amin. Yung 402 pala ay isa sa top 6 varieties ng palay. Yan. So yun, sinishare ko lang sa inyo dahil yun ang susunod na ika-cropping natin pagkatapos ng cropping na to. At isa pa pala dito ka farmer, dahil nagpapatuyo na tayo, nakaraang araw ay nag-spray ako, pinakalas na spray ko ng foliar fertilizer at tinaluan natin ng insecticide. Yung foliar na ginamit ko, yung Crop Giant, kasi yun naman ay magiging suporta dito sa kanyang pinakabalikat. Yan, kasi may balikat pa yan, no? At nagsama na rin ako ng pesticide, kasi nga talagang matindi rin dito yung sa amin yung tama ng tiyangaw o yung atang niya. At isa pa ka farmer, yung naging problema ko dito nung nasa starting pa lang, nasa heading o yung bubukas pa lang siya, hindi pa bumabagyo nung time na yon, kaya nakapag-spray pa ako isang beses. Pero pagkatapos nun, kinabukasan, tuloy-tuloy na yung ulan, kaya yung nangyari, may mga atang niya pa rin na bumanat at talagang hindi naiwasan, hindi ko talaga na sugpo. Kaya yung naging resulta, mayroon pa rin mga pisti o yung mga tinamaan talaga ng tiyangaw. Kaya dapat talaga pagdating sa punto na kailangan na nating bago mag-heeding o kaya naman bago magbukas, bago mag-flowering, kailangan malinis na yung ating palayan. At wag na nating kakalimutan yung threshold. Okay? At ngayon, dako na tayo sa ganitong stage. Ba, minsan nagkakamali pa yung mga magsasaka, minsan nakakapagtapon pa sila ng granulars, no? So dito ka farmer, hindi na ipikto. Hindi na iipikto dito yung mga granulars, magtatapon ka pa dito ng mga fertilizer. Hindi na po advice. Ang pinaka-advice, kung gusto niyo pang magpahabol, kailangan at least sa milking stage mag-spray pa kayo ng foliar fertilizer. Pero hindi na ganun karami, katulad nga sabi ko sa inyo, kailangan mataas yung kanyang potassium. Matatanda nyo, nakaraan, nagtapon pa rin tayo nung nasa heeding o nandun pa lang sa booting stage, nagtapon pa rin tayo ng potassium. Sa ganitong stage ng palay, yung pwede na lang sumira ng ating palay ay tiyangaw. Kayang-kaya pa rin ng tiyangaw kung sa mga balikat niya, mayroon pa rin malambot na party. Pwede niya pa rin ipasok yung kanyang pantusok. Steam borer, simula sa pag-dow stage ng palay ay bibilang na lang tayo ng 2 linggo at pupwede na itong i-harvest. At hintayin na lang natin yung tamang pagkakataon. Sa panahon na to, kailangan i-ready na natin yung ating mga saan natin ito ibibilad yung palay o kung mag-harvester. Kailangan mag-schedule na tayo kung sinong mag-harvester o kaya naman kung mano-mano, kailangan ay makapag-schedule na tayo, makaready na tayo ng pampakain natin sa magmamano-mano. Dito kasi may mga nagmamano-mano pa sa amin.
Kung halimbawa ang harvester naman, makapag-ready na tayo ng sako, makaready na tayo ng pambayad sa mag-harvest, at o kaya naman makapag-schedule na tayo sa mag-harvest. Kasi sa dami pa naman ng mga palayan, di ba? Mas maganda yung makapag-schedule ka sa kanila. Farmer, so ito yung mga gusto kong bigyan din sa video na to. Una, sa part na to na ang palay ay tapos na sa milking stage, na sa dough stage na siya, o yung matigas na, tumitigas na yung kanyang mga butil, ay kailangan na nating magpatuyo ng palayan 14 days bago natin ito i-harvest kung ito ay tag-ulan, o kaya naman 7 days bago natin i-harvest kung ito naman ay tag-init. Matapos ito, sa panahon na to ay wag na rin tayo mag-apply ng mga granulars, so magtapon tayo ng mga fertilizer katulad ng complete fertilizer, tapon ng Moria to potash o iba pa, o nitrogen, kasi hindi na kailangan. At kailangan na dito ang pagpapatuyo. Ang pagpapatuyo ay kinakailangan natin upang hindi tumumba yung ating mga palay, at pangalawa ay maging pantay-pantay yung pagkakaluto ng ating palayan. At sunod ay pwede na lang tayo mag-spray ng foliar fertilizer, pero dapat na sa milking stage, at wag na wag kayong papahuli ng gusto, kasi kapag lumampas na yan ay hindi na rin mapapakinabangan yung i-spray ninyo na mga foliar fertilizer. At pwede naman tayong, kapag nag-spray tayo ng foliar, pwede naman nating samahan ng insecticide, pero siguraduhin lang natin ka-farmer na yung kanilang compatibility, kailangan may compatibility sila. Tingnan sa label kung compatible ba sila, basahin yung foliar kung compatible sa insecticide na yon, at basahin yung insecticide kung compatible sa mga foliar fertilizer. Yan. Pero ang epekto nito ay hindi na gaano. At kapag nag-spray kayo at pinilit pa rin ninyong mag-apply kahit na huling-huli na, ang tama nun ay siyempre gastos, at gastos, pagod, na same time yung balik ay konti. Kung gagawin man natin yung pagagastos, sana sa punto ng nasa tillering, booting stage, sa mga punto na yon. At susunod, kapag halimbawa gusto nating mag-spray upang hindi tayo magagastusan, sundin po natin yung threshold na sa isang metro kwadrado, at least meron tayong number ng bags na dahilan upang mag-spray na tayo. Kasi kapag hindi yon, kapag wala naman palang mga insecticide, wala naman palang mga insecto na gano'n, nag-spray tayo, ay magsasayang din ulit tayo ng pera. At ang mga hayop na nandito sa ganitong stage ay, number one, yung atangya o yung rice bug. Sunod ay steam borer, yung nagpapaputi ng mga palay. At isa rin dito ay yung klima natin, na hindi talaga natin maiwasan. Bakbak ng ulan, malakas yung hangin, nakaka-apekto yun sa pollination, nakaka-apekto yun sa ating palay, sa mga butil ng palay, sa panicle. At yung resulta nun ay hindi natin hawak, no? Tayo, hintay na lang tayo ng at least mag 80 to 90% yung yellow, ay yung gold color ng ating palay, ay pupwede nang i-harvest. Kaya nga sa panahon na to, kailangan i-ready na natin yung ating mga sako, i-ready na natin yung budiga na paglalagyan natin ito, i-ready na natin yung mag-harvest. Yung ngayong araw, maraming salamat sa inyong panonood, at sana ay sabay-sabay tayong umangat. Sa ngayong taon, ang ating harvest ay medyo mahina, hindi pa ganong maganda. Bawiin natin sa susunod na cropping, no? Ilalapat na natin lahat ng ating mga natutunan, lahat ng ating mga nalaman sa mga videos, mga nakaraang video, at subukan natin kung mayroon bang pagkakaiba. So ibig sabihin, sa ngayong cropping ay hindi pa natin masasabi na talagang mahusay tayo. Ka-farmer, abangan mo sa susunod na video natin, ay tatalakay natin ang 10 malaking pagkakamali ng mga magsasaka na kahit ako minsan nagagawa ko, at paano nga ba ito maiiwasan. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do subscribe sa DDT Nature Farm channel upang lagi kang updated sa mga video natin. At please like the video, please share para mapanood pa ng iba nating mga magsasaka. Ang tanging tanong ko sa iyo, ka-farmer, anong variety ang hinasik mo ngayon o tinanim mo ngayon, at kumusta na ang iyong palay? Kung hindi mo pa napapanood ang nakaraang video natin tungkol sa 10 mga tanong ng ating mga magsasaka, ay pwede mong panoorin pagkatapos ng video na to. Kita-kits tayo sa susunod na video. Happy farming!